Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Si Papa Dudut po ito, nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Nababasa ko po ang inyong mga komento at syempre dumadami po ang mga subscribers natin dahil po sa inyong pag-encourage sa ibang mga listeners na dumagdag sa ating tropa. Sa ating episode ngayong gabi, hindi sa lahat ng oras ay kaya nating magbigay ng kapatawaran sa mga taong nagkasala sa atin. Lalo na kung ito yung tao na naging dahilan para magdusa tayo ng mahabang panahon. Malaking sugat at trauma ang iniwan nito sa ating dibdib na parabang kailanman ay hindi na maghihilom pa. Lahat naman ng sugat ay gumagaling, pero palagi yung may malalim na peklat na naiiwan sa atin. Ang peklat na magpapaalala kung gaano kasakit ang ating nakaraan. Ngayong araw, laksan na po ang volume ng inyong mga TV at ng inyong mga cellphones at pakinggan ang kwento ng ating sender sa Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyo Papa Dudut, pati na rin sa inyong mga listeners. Tawagin niyo na lamang po akong Kylie, 35 years old, taga Bicol at nagtatrabaho ngayon sa isang paggawaan ng sapatos sa Maynila. Papa Dudut, matagal na po akong subscriber ng inyong YouTube channel. Madalas nga ay nai-inspire talaga ako sa kwento ng buhay ng inyong mga letter sender. Kaya naman madalas ako nagla-like at nagpo-post ng mga comments. Sinishare ko din po ang inyong YouTube channel sa aking Facebook account para malaman ang mga kaibigan ko. Kaya naman naglakas loob na rin po ako na sumulat para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Na sana ay kapulutan ng aral ng inyong mga tagapakinig. Namulat po ako sa isang buo malaki at masayang pamilya. Kahit maliit lang ang bahay namin para sa aming ninanay, tatay, tito at ng pito kong mga kapatid ay ayos lang. Ang sabi nga ni nanay, hindi na baling nagdidildil kami ng asin na inuulam. Basta sabay-sabay kaming kumakain sa hapagkainan. At ang pinakamahalaga sa lahat ay buo kaming pamilya. Kaya lang nagbago ang tingin ko sa pamilya ko nang tumungtong ako ng grade 4. Doon kasi ako nagsimulang halayin ng mga lalaki sa pamilya namin. Oo Papa Dudut, kapag wala si nanay sa bahay, kung sino man kina tito at tatay ang naiiwan sa bahay ay yon ang humahalay sa akin. Tumagal ang ginagawa nila sa akin hanggang sa mag-high school na ako. Niminsan na hindi ako nagsumbong dahil ang palagi nilang panakot sa akin ay papatay nila ang tatlo kong nakababatang kapatid. Kaya naman kinikimkim ko na lamang lahat ng kababuyan na ginagawa nila sa akin. Ang masama lang doon Papa Dudut ay dumating ang araw noon na magpaparealize sa akin na hindi lahat ng akala kong kakampi ko sa buhay ay may malasakit sa akin. Papa, tama na po Papa. Pakiusap ko kay Papa habang pilit niyang hinuhubad ang damit ko. Nasa kusina kami noon at kami lang ang tao sa bahay. Madalas na niya iyong gawin sa akin pero hanggang sa mga oras na yon ay nandidiri pa rin talaga ako. Huwag ka nang pumalag dyan. Mabilis lang naman to eh. Ubanin mo na yung damit mo para matapos na tayo. Pagpupumilit pa ni Papa habang hinahalikan ako sa liig. Ayoko po talaga. Natatakot po ako. Pauwi na po si Mama. Maaabutan niya po tayo. Pagdadahilan ko sa kanya kasi alam ko naman na ayaw niya kaming mahuli ni Mama. Napakatigas naman talaga ng ulo mo eh. Ayaw mo maghubad? Sisirain ko na lang yung damit mo. Pagbabanta pa niya. Papa, tama na po. Parang awa niyo na po. Muling pakiusap ko pero tila bingi na si Papa habang pilit pa rin akong hinuhubaran. Kylie anak, tulungan mo ako dito sa mga... Ay Diyos ko po, ano bang nangyayari dito? Sherwin, ano bang ginagawa mo dyan sa anak natin? At ikaw Kylie, bakit halos nakahubad ka na dyan? Gulat na tanong ni Mama nang maabutan niyang nasa sofa kami ni Papa. Mama, si Papa po kasi eh.
Gusto ko nang magsumbong noon pero biglang nagsalita si Papa. Wala, naghaharutan lang kami nitong anak mo. Ang wika ni Papa na agad na lumayo sa akin. Naghaharutan eh, halos nakayapos ka na sa kanya na parabang hinahalikan mo siya sa leeg. Ang sabi pa ni Mama na halata sa mukha ang pigil na galit at pagkagulat. Napakadumi ng utak mo, Joy. Sige, laksan mo pa yung boses mo para marinig ng mga kapitbahay natin. Pagbabanta pa ni Papa kasunod ang paglalakad papunta sa may pinto ng bahay. O, saan ka pupunta? Kakauwi ko lang, hindi ba? Tanong ni Mama. Wala ka nang pakialam doon, buisit. Bulyaw ni Papa bago tuluyang lumabas ng bahay at malakas na sinarado ang pinto. Napakabatugan talaga ng Papa mong yan. Umuwi ng maaga galing bukid tapos lalabas ulit. Inis na sabi ng Mama bago dumiretso sa kusina dala ng kanyang bayong na may lamang gulay at isda. Mama, si Papa po, naiiyak na sabi ko. Naghihintay kasi ako noon na tanungin niya ako kung ano ba ang nangyari pero tumuloy na siya sa pag-aasikaso ng mga pinamalengke niya. Ayusin mo na yung sarili mo at tulungan mo ako dito. Tapos ka na ba sa pagliligpit ng mga pinggan sa lababo? Tanong ni Mama na iniiwas ang tingin sa akin. Mama, makinig naman po kayo sa akin. Pakiusap ko habang tumayo mula sa sofa. Nanginginig pa rin kasi ako noon ng mga tuhod ko. Ang sabi ko, ayusin mo na ang sarili mo para matulungan mo ako dito. Ang wika ni Mama. Pero hindi niyo pa po ako naririnig eh. Kung ano man po yung nasa isip ninyo nang makita niyo kami ni Mama kanina. Tama po yun. Inahalay po ako ni Papa. Pati na rin po ni Tito kapag wala kayo sa bahay. Pinagsasamantalahan po ako ng asawa at kapatid niyo. Sa wakas ay pagsusumbong ko sa kanya. Alam ko na oras na para iligtas ko ang sarili ko mula sa mga demonyong humahalay sa akin. Oras na para magkaroon ako ng kakampi. Tumahimik ka na at wag na wag mo na ulit sasabihin yan. Mas talong wag ka magsusumbong sa ibang tao. Biglang saway ni Mama. Pero bakit po? Naguguluhang tanong ko. Ayokong pag-usapan tayo ng mga tao dito sa atin dahil kapag nalaman ng ibang tao yan, makukulong ang Papa at ang Tito mo. Masisira ang pamilya natin, sagot ni Mama. Mas mahalaga po ba ang sasabihin at iisipin nila kaysa sa totoong nangyayari sa sariling anak ninyo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Mas mahalaga sa akin ang pamilya na to. Gusto mo bang makulong ang tatay at ang tito mo? Gusto mo bang masira ang pamilya natin? Mawawalan tayo ng tirahan. Magiging palaboy na lang tayo sa kalye. Sunod-sunod na tanong ni Mama habang nagpipigil na umiyak. Kaya ayos lang po sa inyo na hinahalay nila ako? Hahayaan nyo na lang po bang paulit-ulit nilang gawin sa akin yon? Paano kung pati yung mga nakababata kong kapatid ay gawa nila ng masama? Ako naman ang nagtanong. Tama na, hinding-hindi mangyayari yon. Mabuti pa pumasok ka na sa kwarto mo at magpalit ka na ng damit. Kalimutan mo na lang yung mga nangyari. Sasabihin ko na lang sa Papa at Tito mo na huwag nang uulitin ang bagay na yon. Utos ni Mama sa akin. Ramdam ko noon sa boses niya na nagpipigil na rin siyang maluha pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit yon ang pinapagawa niya sa akin. Papa Dudut, kagaya ng utos ni Mama, ay hindi na ako nagsumbong pa sa kahit na kanino tungkol sa kahalayan na ginagawa sa akin nina Tito at Papa. Pagkalipas naman ng ilang buwan ay namatay si Tito dahil sa atake sa puso. Akala ko kahit papaano ay matatahimik na ang buhay ko sa bahay namin. Pero hindi pa rin pala. Dahil buhat ng mamatay si Tito, mas naging madalas ang panghahalay na ginagawa sa akin ni Papa. Hanggang sa mag-decide na nga ako na umalis na lamang sa bahay at magtrabaho sa Maynila. Namasukan ako, Papa Dudut, bilang isang kasambahay at kapag tumatawag ako sa bahay para magpadala ng pera, ang nakababatang kapatid ko lang ang palagi kong kinakausap. Hanggat maaari ay iniiwasan ko ng makausap alinman kina Papa at Mama. Papa Dudut, may isang taon na akong namamasukan bilang isang kasambahay nang makilala ko ang first boyfriend ko na si Dylan.
Nagsimula kami bilang textmate, nakuha ko ang cellphone number niya sa isang programa sa radyo. Sa text niya ako niligawan at doon ko na rin siya sinagot. Hanggang sa magkita na kami ng personal sa unang pagkakataon. Hindi kagwapuhan si Dylan pero masasabi ko na malakas ang datingan niya. Matangkad kasi siya, moreno at maskulado ang pangangatawan. Maganda rin ang kanyang mga ngipin kaya maganda siyang umiti. At masasabi ko na sa unang beses pa lamang na nagkita kami noon ay attracted na ako agad sa kanya. Lalo na nga at malambing pa siya kung makipag-usap sa akin. Sinabi niya kasi noon na wala raw siyang pakialam kahit ano pa man ang itsura ko. Ang mahalaga raw kasi sa kanya, ramdam niya na nagpapakatotoo ako dahil yun daw ang pinakagusto niya sa isang babae. Ang dami mo naman yatang in order. Takang sabi ni Dylan nang dalhin na sa table namin ng service crew ang mga pagkain na in order ko para sa aming dalawa. Siyempre first date yata natin to kaya dapat maging special. Sagot ko naman. Pwede namang maging special ang isang date kahit walang masyadong pagkain o kahit na anong material na bagay. Ang mahalaga doon ay magkasama tayong dalawa. Hindi ba? Wika niya. Sa bagay, tama ka doon. Hindi rin naman ako materialistic na babae. Sagot ko pa. Halata naman sa iyo eh. Sa mga kwento mo pa lang sa akin na halos wala ka pang kahit na anong nabibili para sa sarili mo. Kasi inuuna mo ang pamilya mo. Ramdam ko kagad na napakabait at napakasimple mo. Yun kaya ang naging dahilan. Kaya lalo kitang nagustuhan. Sabi niya sa akin na nagpakilig lalo sa akin. At ikaw naman, yung palagi mong pakikinig sa mga kwento ko ang pinaka nagustuhan ko sa iyo. Lalo na kapag napapagalitan ako ng amo ko dahil sa kapalpakan ko. Palagi mong pinapalakas ang loob ko kaya nagagawa kong ipagpatuloy ang trabaho ko kahit nahihirapan ako. Kwento ko naman sa kanya. Siyempre, paano tayo makakaipon ng mabilis para sa kasal natin kung isa lang ang nagtatrabaho sa atin? Nakangiting wika niya. Kasal agad? Gulat na tanong ko dahil yun nga ang unang pagkakataon na nagkita kami tapos ay mapag-uusapan kaagad namin ang pagpapakasal. Oo, doon din naman tayo papunta, di ba? Pero syempre hindi pa ngayon kasi wala pa nga tayong ipon. Pero darating din tayo doon. Bubuo tayo ng isang malaki at masayang pamilya, kagaya ng mga plano natin nung magka-text at magkatawagan pa lang tayo. Ang sabi pa niya. Dylan? Kagad na naputol ang sinasabi ko dahil sa bigla niyang pagsasalita. Babe, kailangang masanay ka na nang tawagin akong babe. Pagtatama niya sa pagtawag ko sa kanya. Babe kasi ang gusto niyang itawag ko sa kanya at sa totoo lang, kinikilig ako sa bagay na yon. Okay babe. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Wika ko. Bakit parang biglang sumeryoso? Alam mo kung ano man yan eh, mamaya na lang yan. Kumain na lang muna tayo habang mainit pa itong mga pagkain na in order mo. Nagtatakang tanong niya. Pero kasi tungkol to dun sa sinasabi ko noon na gusto kong ipagtapat sa'yo ng personal. Yung tungkol sa nakaraan ko, sabi ko dahil gusto kong maging totoo sa kanya. Gusto ko na mas makilala niya ako kaya dapat ay malaman niya ang tungkol sa nakaraan ko. Kung ano man yung tinutukoy mo na pakiramdam mo, makakaapekto sa relasyon nating dalawa. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo na tanggap ko na. Tanggap kita. Mula ng unang beses na tinext ko sa iyo na mahal kita hanggang sa ngayon na unang beses na nagkita tayo, walang magbabago. Mahal kita at mamahalin pa kita. Ang sabi naman ni Dylan. Papa Dudut, sa totoo lang ay alam ko naman talaga na hindi ako maganda. Paano mo naman tatawagin na maganda ang isang babae na maitim ang kulay ng balat, kulot ang buhok, sungki ang mga ngipin at puro pimples ang mukha? Pero kapag kasama ko si Dylan, palagi niyang pinaparamdam sa akin na ako na ang pinakamaganda sa paningin niya. Lalo na kapag nasa public place kami at pinagtitinginan kami ng ibang tao.
Mas sweet kasi siya na para bang mas gusto niyang palaging ipagmalaki na ako ang girlfriend niya. Kaya maraming babae ang nagtataas ng kilay kapag nakikita kaming mag-holding hands. Hindi nga nagtagal ay sinabi ko na rin sa kanyang tungkol sa madilim kong nakaraan. Pero kagaya nga ng pinangako niya sa akin, tinanggap niya ang lahat ng tungkol sa nakaraan ko. At tumagal ng 4 na taon ang masaya naming relasyon habang magkasama kami sa iisang bahay. Papadudot kay Dila nang galing ang ideya na magsama na kami sa iisang bubong na kaagad ko namang sinang-ayunan. Malalim na rin kasi ang pagmamahal na nararamdaman ko noon para sa kanya. At sigurado rin naman ako na seryoso siya sa relasyon naming dalawa. Kaya naman doon na lang siya tumira sa inuupahan kong bahay para magkasama na kaming dalawa. Naging maayos naman ang relasyon namin kasi mas lalo niya akong minahal. Natatakot pa nga ako noong una na baka magsawa kaagad sa akin si Dilan. Pero napatunayan ko na hindi siya ganong klase ng lalaki. Kasi mas pinaramdam niya ang pagmamahal niya sa akin nang magkasama na kami sa iisang bubong. Kaya lang papadudot bigla na lang dumating ang oras noon na parabang napaparanoid ako at pakiramdam ko anumang oras ay iiwanan ako ni Dilan. Hindi ko alam kung bakit pero parang natakot na lamang ako na mag-isa sa buhay. Kaya ang ginawa ko noon ay nakipag-textmate ako sa iba't ibang lalaki habang nakikipagrelasyon kay Dilan. Si Abet ang isa sa mga naging textmate at katawagan ko sa tuwing hindi kami magkasama ni Dilan. Hindi rin alam ni Abet ang tungkol sa amin ni Dilan. Hanggang sa maging boyfriend ko na nga siya sa text. Madali ko yung naitago kay Dilan dahil magkaiba kami ng schedule ng trabaho. Kaya naman nadagdagan pa ang mga boyfriend ko. Pero maniwala kayo papadudot na si Dilan lang talaga ang mahal ko at handang piliin sa huli. Kaya lang palaging walang maling lihim ang hindi nabubunyag. Dahil nang minsan na hindi ko alam na maaga siyang umuwi mula sa trabaho ay naabutan niya akong nakikipagharutan kay Abed sa tawag. Doon na nagsimula na malaman niya ang tungkol sa kalokohan ko. Sinubukan ko mag-deny at magsinungalin sa kanya papadudod pero hindi ko na naitanggi ang lahat ng agawin niya sa akin ng cellphone ko at nabasa niya ang mga sweet messages sa akin ni Abed. Magtapat ka nga sa akin, Kylie? Niloloko mo ba ako? Galit na tanong ni Dilan habang hawak pa rin ang cellphone ko. Hindi, kinakabahang sagot ko. Eh sino tong Abet na kanina pang tumatawag sa'yo? At tinatawag ka pang mahal dito sa mga text message ninyo? At bakit siya nag-I love you sa'yo? Muling tanong niya. Hindi na ako nakasagot noon sa kanya. Kasi hindi ko alam kung paano ko pagtatakpan ang kasinungalingan ko. Ano? Iiyak ka na lang dyan? Hindi ka na magsasalita? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino tong lalaking to? Muling pasigaw na tanong niya. Namumula na ang mukha niya at naiiyak na siya sa galit, papadudot. Dilan? Dilan, sorry? Paghingi ko ng tawad. Anong sorry? Bakit ka nagsusorry? Yung paliwanag mo ang gusto kong marinig. Huwag mo kong idaan sa paiyak-iyak mo na yan. Bulyaw niya sa akin. Oo na, sige na. Niloloko na kita. May iba akong lalaki na palaging ka-text at kausap. Okay na ba? Tuluyan ko ng pag-amin sa kanya. Paano mo nagawa sa akin to, Kylie? Naiiyak na tanong niya sa akin. Sorry, natatakot lang ako, sagot ko sa kanya kasi yun naman talaga ang totoo. Natakot saan, Kylie? Minahal kita, tinanggap ko lahat ng tungkol sa nakaraan mo, panunumbat niya sa akin. Alam ko naman yun eh, pero hindi pa rin maalis ang takot ko sa akin na baka isang araw magsawa ka sa akin at makakita ka ng masigit pa sa akin, paliwanag ko sa kanya. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Pinaparamdam ko sa lahat ng paraan na alam ko na ikaw lang ang mahal ko. Ano pa bang kulang, Kylie? Saan pa ba ako nagkulang? Panunumbat niya sa akin.
Natatakot pa rin nga ako na mag-isa sa oras na iwanan mo ko eh. Para sa ibang babae. Natatakot akong maiwan, Dilan. Naiiyak na sabi ko dahil yun lang naman ang tanging dahilan kung bakit ko nagawang magloko dahil hindi dahil sa hindi pa ako kontento sa kanya. Kung hindi takot lang ako na mag-isa. Kaya nang lalaki ka na lang. Para palagi kang may reserba. Sige nga. Sabihin mo, ilan kami? Ilang kaming mga lalaki na pinagsasabay-sabay mo? Ilan silang nilalandi mo habang may relasyon tayong dalawa? Ano? Pagbubulyaw niya sa akin. Dilan, madiwala ka naman. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Sa'yo lang ako seryoso. Ikaw lang ang mahal ko. Pagsusumamo ko sa kanya. At gusto mo talagang matuwa ako sa mga sinasabi mong yan, Kylie? Hindi ko lang maintindihan bakit kailangan mo pang gawin ito. Sa 4 na taon na relasyon natin, nahuli mo ba akong mambabae? Hindi ba hindi? Kasi hindi kita kayang lokohin. Hindi ko kayang gawin sa'yo kung ano man tong ginagawa mo sa akin ngayon. Naiiyak na sabi niya. Sorry talaga. Tatapusin ko na yung komunikasyon ko sa kanila tapos ayusin na lang natin to. Paghingi ko ng tawad sa kanya. At sa tingin mo ganun lang kadali yon? Wala akong ibang ginawa kung hindi ang iparamdam sa'yo na mahal kita. At ikaw? Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Tapos eto pa pala ang isusukli mo sa akin? Muling panunumbat niya. Kaya nga ayusin na lang natin to eh. Kasi ayoko mawala ka sa akin. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Pagmamakaawa ko. E di sana, inisip mo yan bago ka gumawa ng kalokohan. Sana inuna mong inisip at inappreciate ang lahat ng effort ko para patatagin ang relasyon na ito kaysa dyan sa buwisit na takot na sinasabi mo. Alam mo, tama na tong usapan na to. Wala rin namang pupuntahan. Tapusin na lang natin ang lahat ngayon. Huling sabi pa niya. Papadudot, mulat sa pool pa lamang ay alam kong mali naman talaga ang ginawa kong yon. Yung pagkakaroon ng iba't ibang boyfriend sa text kahit naman maayos ang relasyon namin ni Dilan. Pero hindi ko lang talaga maalis ang takot na nararamdaman ko. Ang tingin ko kasi sa mga lalaki ay mabilis magsawa sa mga babae. At palagi kong naiisip noon na darating ang araw na iiwan din ako ni Dilan para sa iba. Kaya bago pa mangyari yon, dapat ay may nakareserba na akong lalaki na sasalo sa akin. Pero Papa Dudut, totoo lahat ng sinabi ko kay Dilan tungkol sa nararamdaman ko. Yung ibang boyfriend ko kasi ay sa text at tawag lang naman. Wala pa akong kahit na sinong minimit sa kanila. Totoo rin ang sinasabi ko na si Dilan ang pinakamahal ko sa lahat. Kaya nga nang tapusin niyang relasyon naming dalawa, ilang beses din akong gumawa ng paraan para makipagbalikan siya sa akin. Kaya lang masyado ko na siyang nasaktan. Hindi na niya ako kinausap pa hanggang sa sumuko na rin ako na maayos pa rin kaming dalawa. Sobrang laki ng pagsisisi ko noon, Papa Dudut. Hindi ko matanggap na ako pa mismo ang sumira sa maayos naming relasyon. At nanakit sa taong sobrang nagmahal sa akin ng totoo. Halos may 2 taon din ang nakakalipas nang tuluyan akong makapag-move on sa naging relasyon namin ni Dilan. Nag-resign ako sa pamamasukan ko bilang isang kasambahay at nagtrabaho sa isang factory ng sapatos. Nagsimula na ulit makipag-textmate at makipag-relasyon sa iba't ibang lalaki. Hanggang sa makilala ko ang 2 lalaki na sineryoso ko, si Basti. Nasa iisang kumpanya kami nagtatrabaho. Siyang naging mentor ko at niligawan niya ako. At dahil mabait naman siya, sinagot ko na rin siya kaagad. At pagkalipas ng 3 buwang relasyon ay nagsama na rin kami sa iisang bahay. Mabait naman si Basti, Papa Dudut. Alam niyang nakaraan ko pati na rin ang naging pagkakamali ko sa relasyon namin ni Dilan. At nangako ako sa kanya noon na hindi ko na ulit gagawin pa yon. Sa halos 1 taon na relasyon namin ni Basti ay wala na ako naging ibang lalaki.
Gusto ko na rin kasi ng tahimik na buhay at nakikita ko naman yon sa piling niya. Pareho kaming seryoso sa isa't isa kaya nga para na rin kaming mag-asawa noon. Marami kaming plano para sa future at para sa aming dalawa. Kaya lang, Papa Dudut, hindi pala talaga pwede na hindi gaganti ang karma sa mga ginawa nating kasalanan. Dahil kaagad din akong ginantihan sa ginawa ko kay Dylan. At nangyari yon sa relasyon namin ni Basti. Malaki ang tiwala ko kay Basti. Kaya hindi ko naisip na magagawa niya akong lokohin. Kahit pa nga madalas siyang late na nakaka-uwi galing sa trabaho at napapansin ko ang malalagkit na tingin niya sa mga bagong empleyadong babae sa trabaho namin. Pilit ko yung pinagsawalang bahala. Natatakot din kasi talaga ako. Natatakot ako noon na baka bumalik na nga ang karma sa akin. Pero kahit pa magbulag-bulagan tayo, pilit na iyaharap sa atin ang mapait at mapanakit na katotohanan. Nalate kasi nang uwi si Basti sa bahay noon, ang sabi niya ay nag-overtime lang siya na kaagad ko namang pinaniwalaan. Kaya lang papadudot habang naliligo siya noon ay inalis ko ang maduduming damit mula sa bag niya. At doon ko nakita ang yukot na resibo ng isang kilalang motel sa lugar namin. At hindi lang yun ha, iba rin ang amoy ng pabango ng damit niya na nandoon at may bakas ng lipstick na pula sa puting uniform na ginamit niya. Hindi ko yun lipstick at mas lalong hindi ko rin pabango ang amoy na nakakapit doon. Mahal? Hindi ko makita yung isang t-shirt ko na kulay green. Inahanap ko na sa tukador pero... Teka, anong ginagawa mo sa bag ko? Biglang tanong ni Basti nang makita niyang hawak ko ang bag niya. May tinitingnan lang ako. Nauutal na sagot ko dahil sa labis na pagkagulat. Kailan ka pa nagsimulang makialam ng mga gamit ko? Galit na tanong niya. E ikaw, kailan mo ba ako niloloko? Naiiyak na tanong ko sa kanya bago binato sa harap niya ang hawak kong papel ng resibo. Pakiramdam ko noon ay nagfa-flashback ang lahat ng mga dinahilan niya sa tuwing uuwi siya ng late sa bahay. Mga dahilan niya na alam kong puro kasinungalingan lamang. Akin na nga yung bag ko. Bakit kasi nakikialam ka ng gamit ng may gamit? Kung ano man yung papel na binato mo, hindi naman sa akin yun, kay Carlo yan. Pagmama ang maangan pa niya. Hindi sa'yo talaga? Eh bakit yung suot mong polo shirt na may marka ng lipstick sa kwelyo eh hindi rin sa'yo? Tanong ko sa kanya. Ayan ka, napaparanoid ka na naman. Palibhasa, kaagad kong pinutol ang sinasabi niya dahil alam kong doon na pupunta ang lahat. Palibhasa, niloko ko ang first boyfriend ko kaya ganito ako mag-isip? Sigaw ko sa kanya. O bakit? Yun naman ang totoo, hindi ba? Kaya ka palaging... May tamang hinala kasi takot ka sa sarili mong multo. Sumbat pa niya. Hindi ako tamang hinala. Alam ko kung kailan ako niloloko ng isang tao. Ano ba Basti? Hindi naman ako ganong katanga para paulit-ulit mong bilugin ang ulo ko. Naiiyak na sabi ko. Ano bang niloloko eh? Hindi ba sinabi ko na nga na hindi sa akin yung papel na yan? Bakit kasi hindi ka muna magtanong bago ka magtatalak dyan? Tapos masyado ka pang pakialamera sa mga gamit ko. Pagdi-deny pa niya. Ah, hindi sa'yo to. O eh bakit hindi natin tawagan si Carlo para magkaalaman tayo ngayon kung hindi ka talaga nagsisinungalin? Akin na yung cellphone mo, utos ko sa kanya. Ayoko. Pwede ba? Itigil na natin ng usapan na to. Sumasakit ang ulo ko sa kakabunganga mo sa akin. Pagod na nga ako sa trabaho, eto pang iyahain mo sa akin na hapunan, kaagad tanggi niya. Pagod sa trabaho o pagod sa pakikipaglampungan sa ibang babae sa loob ng motel? Sabihin mo na sa akin ang totoo. Sino yung babae mo? Sino? Pangungulit ko pa sa kanya. Oo na, sige na, aaminin ko na. May ibang babae talaga ako, si Trisha. Sa wakas ay pag-amin niya. Yung bagong trainee sa department natin? Siya yung kasama mo na mag-check-in sa motel kanina? Umiiyak na tanong ko. Oo na nga, oo na. Ano ba Kylie?
Gusto mo ba talagang ikwento ko sa iyo yung ginawa namin? O tatahimik ka na dyan dahil nakakahiya na sa mga kapitbahay natin yung pagbubunganga mo? Bulyaw pa niya sa akin. Walang iya ka, manloloko ka? Manloloko ka, Basti? Sigaw ko bago ko siya pinaghahampas. Teka, ano ba? Huwag mo kong sasabihin ng ganyan dahil alam natin na gawain mo rin to. Sumbat niya sa akin. Noon yun, at sobra-sobra ko nang pinagsisihan. Sa relasyon nating dalawa kahit kailan hindi ako nagkaroon pa ng ibang lalaki. Kaya nga pumayag ako na magsama tayo sa isang bahay. Dahil gusto ko na patunayan sa iyo na ikaw lang ang mahal ko. Sagot ko sa kanya. Alam mo, tigilan na natin tong kadramahan na to. Kasi pagod na talaga ako. Gusto ko na lang magpahinga at matulog. Wika niya. Titigilan na lang natin to dahil tinatapos ko ng relasyon nating dalawa. Sigaw ko naman sa kanya. Papa Dudut, si Basti na nga yata talagang naging karma ko. Ganon pala talaga kasakit ang ginawa kong panluloko kay Dila noon. Parang sasabog ang puso ko nang malaman ko na may ibang babae pala si Basti. Kahit nagsasama na kami na parang mag-asawa. Hindi ko lang maintindihan na bakit kailangan niyang gawin yon. Kung ipinaramdam ko naman sa kanya at pinatunayan na walang ibang lalaki sa buhay ko kung hindi siya lamang. Bakit kailangan niya akong saktan? Saan pa ba ako nagkulang? Sa bandang huli na pagtanto ko na yon, na yon din palang naging tanong sa akin noon ni Dylan nang masaktan ko siya dahil sa panluloko ko. Papa Dudut, bumalik ang pagkamuhi ko sa mga lalaki. Nakipag-textmate uli ako sa iba't ibang lalaki at pinagsasabay-sabay ko silang i-entertain at sagutin. Pero wala akong seneryoso sino man sa kanila dahil ang pakiramdam ko noon. Lahat sila ay manggagamit at manloloko lang. Sobra akong nalungkot, Papa Dudut. Mabuti na lang at naisipan ng nakababata kong kapatid na si Irene na lumuwas ng Maynila para magtrabaho nang makatapos siya ng high school. Sa isang mall siya nagtatrabaho at magkasama kami sa apartment. Kahit paano, kapag kasama ko siya ay nababawasan ang lungkot na nararamdaman ko. Dumating ang oras noon na nagsawa na lang ako sa pakikipaglaro sa mga nakikilala kong lalaki. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay magpo-focus na lamang ako sa pagtatrabaho at sa pagtulong sa pamilya ko. Hindi na ako magbo-boyfriend at hindi na ako mag-aasawa pa. Itinatak ko na yon sa isipan ko at hindi ko inakala na pwede pala yung magbago. Nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang lalaking unang nagpatibok ng puso ko. Walang iba kung hindi si Dylan. Dylan? Ikaw ba talaga to? Paninigurado ko. Oo, ako nga, sagot naman niya sa kabilang linya. Paano mo nakuha ang number ko? Tanong ko. Hindi na mahalaga yon. Kumusta ka na? Pangungumusta niya sa akin. Ayos naman. O sige na Dylan, maglalaba pa ako eh. Kailangan ko nang ibaba itong tawag. Pag-iwas ko sa kanya kasi medyo naiilang na talaga akong kausapin siya noon. Kylie, sandali lang. Pwede ba tayong magkita? Seryoso ang tanong niya. Ha? Eh bakit? Nauutal na tanong ko. Wala lang. Gusto lang kitang kumustahin saka gusto lang kitang makita. Sagot niya. Nakikipagbaligan ka na ba sa akin? Alam mo Dylan, kung plano mo na gantihan ako, itigil mo na yan. Kasi sa maniwala ka at sa hindi, kinarma na ako sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa'yo. Kaya please lang, manahimik na lang tayong pareho. Diretsong sabi ko sa kanya bago ko siya pinataya ng cellphone. Hindi kasi ako komportable talaga nakausap siya, Papa Dudut. Sobrang nagigilty pa rin ako noon at ramdam ko na hanggang sa mga oras na yon ay mahal ko pa rin siya. O ate, eh bakit kunot-noo ka? At parang kulang na lang eh umusok na yung mukha mo sa inis. May nangyari ba? Nagtatakang tanong ng kapatid kong si Irene nang maabutan niya ako sa kusina na malalim ang iniisip. Eh paano, tumawag si Dylan? Sagot ko sa kanya. Yung first boyfriend mo? Gulat na tanong niya. Oo, siya nga. Tumawag daw siya para mangumusta. Sagot ko.
Nangungumusta lang pala eh, bakit nangangamatis na sa pula yung mukha mo? Muling tanong pa ni Irene. Eh kasi gusto niya raw na makipagkita sa akin pero syempre ang sabi ko ayoko. Tapos ayun, binabaan ko na lang kaagad ng telepono. Kwento ko sa kanya. Eh bakit mo naman ginawa yun? Eh hindi ka naman niya binabastos habang kausap mo siya, hindi ba? Niyayaya ka lang palang makipag-date, sana eh pinush mo na. Pero ate, curious lang ako ha. Mahal mo pa naman siya, hindi ba? Tanong ni Irene. Oo, siguro. Ewan, mas nangingibabaw kasi yung takot na nararamdaman ko. Yung takot na baka gantihan niya ako sa ginawa kong pananakit sa kanya noon. Naguguluhang sagot ko. Pero hindi ba yung takot din na yon ang naging dahilan kung bakit kayo naghiwalay dati? Alam mo kasi ate, minsan, ang paraan para maging masaya tayo ay yung labanan at alisin mo yung takot na nararamdaman natin. Kasi hindi ba sabi mo nga dati, hindi ka matututong magmahal kung hindi ka pa nasasaktan ng sobra? Makabuluhang wika ng kapatid ko. Tama naman si Irene na minsan dapat sa buhay ko. Eh nilalabanan ko ang takot na nararamdaman ko para hindi ako mapahamak at nasasaktan. Ang hirap lang kasi talaga na pagkatiwalaan ng puso pagdating sa usapin ng pagmamahal. Ang hirap masaktan at magsisi sa huli. Patuloy ko lang na hindi sinagot ang mga text at tawag ni Dylan. Ayoko muna siyang makausap kahit nami-miss ko na talaga siya. Hanggat maaari ay pinipigilan ko ang sarili ko na maalala siya. At pinipigilan ko rin ang puso ko na muli siyang mahalin. Dylan, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ko nang mapagbuksan ko siya ng pintuan. Dinadalaw ka lang kasi ayaw mo namang sagutin ang tawag ko at text ko. Casual na sagot niya na parabang hindi ko siya nasaktan noon. Kasi nga ayaw kitang makita o makausap. Hindi pa ba malinaw yun? Saka paano ba nakuha ang address ko sa apartment namin? Inis na tanong ko. Sa kapatid mong si Irene, kinontak ko siya sa Facebook at humingi ako ng tulong sa kanya. Pero sana eh, huwag mo siyang pagagalitan kasi ako naman yung nangulit sa kanya eh para ibigay yung cellphone number mo at etong address ninyo. Nakablock kasi ako sa lahat ng social media accounts mo eh at si Irene lang ang nakita kong paraan para makausap kitang muli. Paliwanag pa niya. Sige na, hindi ko na pagagalitan ang kapatid ko pero please lang, umalis ka na dahil na nakakaabala ka na sa akin. Pagtataboy ko pa sa kanya. Nakakaabala ba talaga ako o ayaw mo lang akong makausap dahil natatakot ka na bumalik lahat ng mga nararamdaman mo para sa akin? Seryosong tanong niya. Alam mo Dylan, wala nang pupuntahan tong pag-uusap na to. Kung hindi ka pa talaga aalis, tatawag na ako ng barangay tanod at sasabihin ko na ginugulo mo ako dito, muling pagtataboy ko. Kylie, gusto ko lang naman kasi na malaman mo na gusto ko nang makipag-ayos sa'yo. Seryosong sabi ni Dylan. Pero wala na nga tayong dapat na ayusin. Ilang taon na yung nakakalipas mula nung habulin kita at magmakaawa ko sa'yo na bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Pero ayaw mo na, hindi ba? Tapos ngayon eto, babalik ka. Kaagad na sagot ko. Dahil naiintindihan ko na ang lahat, naiintindihan na kita at ang takot na nararamdaman mo. Sa ilang taon na nagkahiwalay tayo, sa maniwala ko sa hindi, kahit kailan na hindi ka na wala sa isipan ko, ikaw pa rin ang mahal ko, giit niya. So anong gusto mo mangyari ngayon? Magkabalikan tayo? Ayusin natin to, ganun? Sunod-sunod na tanong ko. Oo, dahil sigurado ako na mahal pa rin kita kagaya ng pagmamahal ko sa iyo. Noon hanggang ngayon. At kung wala ka pa rin tiwala sa akin, sige liligawan kita ulit. Maghihintay ako hanggang mawala na yung takot na nararamdaman mo at magawa mo na ulit magtiwala sa akin. Seryosong sabi niya. Kahit ako yung nagloko noon, kahit sinaktan kita ng sobra, naiiyak ng tanong ko dahil hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko sa kanya. Alam ko naman na nagawa mo lang yun kasi takot ka na maloko at maiwan na mag-isa. Pero Kylie, bigyan mo lang ako ng pagkakataon ng relasyon nating dalawa. Kahit kailan eh, hinding-hindi ka na ulit masasaktan. Aalisin ko ang lahat ng takot dyan sa dibdib mo, muling sagot ni Dylan.
Papa Dudut, hindi nga nagtagal ay nagkabalikan kaming dalawa ni Dilan. Siguro ang dahilan kung bakit walang lalaki na tumatagal sa buhay ko ay dahil hindi na ako marunong magtiwalang muli. Pero dahil nga kay Dilan ay unti-unti nang nawala ang takot na magmahal ng totoo at masaktan lang sa huli. Kung dati ay nag-i-effort na siya sa relasyon namin, dumoble yon sa pangalawang pagkakataon na binigay namin para sa isa't isa. Wala na nga halos akong mahihiling pa dahil iba talagang mag-alaga at magmahal si Dilan. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng balita na malala na pala ang sakit ni Papa at hinihiling ni Mama na umuwi muna kami ni Irene. Papa Dudut, ayoko talagang umuwi at makita sila. Ilang taong ko silang tiniis at nangako ako sa sarili ko noon na kahit kailan ay hinding-hindi na ako babalik sa kanila, kaya hindi ako sumama kay Irene pauwi sa probinsya. Hindi ko rin kasi alam kung paano sila haharapin. Pero sa huli ay nakumbinsi rin ako ni Dilan na umuwi ng probinsya kahit pagbalik-balik na rin pa rin naman daw ang mundo. Hindi ako mabubuo kung hindi dahil sa mga magulang ko. Nang makauwi ako sa bahay, una kong nakausap si Mama na kaagad akong sinalubong ng iyak at mahigpit na mga yakap. Nagpasalamat siya sa pagdating ko habang humihingi ng tawad sa akin dahil sa hinayaan niya lang ako na mapasama noon. Pinigilan ko pa ang sarili ko na yakapin siya pero sa huli ay bumigay din ako dahil hindi ko rin siya kayang tiisin. Mama ko siya at mahal ko siya. Pagkatapos naming mag-usap ni Mama ay si Papa naman ang hinarap ko. Sobrang bigat ng dibdib ko noon, Papa Dudut, na para bang bumalik lahat ng ginawa niya sa aking pangmumulestya. Bumalik lahat ng sakit at pait ng nakaraan ko nang magkaharap kaming dalawa. Kylie anak, galit ka pa rin ba? Galit ka pa rin ba sa akin? Naluluhang tanong ni Papa. Nakahiga siya sa matigas na katre. Payat na payat ang kanyang pangangatawan at bakas ang kanyang panghihina sa pagsasalita niya. Yung totoo po, parang kahit kailan ay hindi na pumawala ang galit ko sa inyo. Pigil ang mga luhang sagot ko. Sinabi ko kasi sa sarili ko na hindi ako iiyak habang nagkaharap kaming dalawa. Na hindi ko hahayaan na magmukha akong mahina sa harap ni Papa. Pero sobrang hirap pala talaga, Papa Dudut. Sobrang hirap maging malakas sa harap ng taong sumira ng buhay ko noon. Kaya tuluyang ko na rin hindi napigilan ang mga luha ko. May karapatan ka namang maramdaman yan eh. Dahil hindi ako naging mabuting padre de pamilya. Hindi ako naging mabuting ama lalo na sa iyo. Pero anak, gusto ko lang malaman mo na pinagsisisihan ko ng lahat ng mga naging kasalanan ko. Hindi ko alam kung kailan mo pa ako magagawang patawarin pero sana bago man lang ako mamatay, makuha ko ang kapatawaran mula sa iyo. Naiiyak na sabi niya. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Papa. Mabubuhay pa po kayo ng matagal. Aaminin ko po na sobrang namuhi ako sa inyo dati hanggang sa magalit na rin ako sa sarili ko. Sobrang pinandidirihan ko po ang katawan ko sa tuwing maliligo ako at titingin sa salamin. Ang naiisip ko po noon eh, bakit kung sino pa ang mga taong pinapahalagahan at sobrang mahal ko eh, sila pa yung sisira ng buhay ko. Hanggang pati si Mama, kinampihan na kayo. Nawala na ako ng pag-asa na magkakaroon ng normal na buhay kaya nagdesisyon ako na umalis ng bahay na ito. Baka sakaling makalimutan ko yung madilim na parte ng buhay ko pero hindi pa rin pala. Naiiyak na sabi ko. Kung pwede ko lang ibalik ang nakaraan, kung kaya ko lang itama ang lahat ng pagkakamali ko, patawarin mo ko anak. Patawad. Umiiyak na paghingi ng tawad ni Papa sa akin. Nangyari na po ang lahat ng iyon at tinatanggap ko na po ang mga naging kapalaran ko sa bahay na ito. Ang hindi ko lang alam ay madadala ko pa pala ito ang pagkamuhi ko sa inyo hanggang sa Maynila. Kinamuhian ko pati na ang mga lalaki nagmahal sa akin ng totoo. Ang dami ko pong taong nasaktan. Pero siguro po eh, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Hindi po madaling kalimutan ang lahat pero ang inilalagay ko na lang sa isipan ko, kayo pa rin ang mga magulang ko at hinding-hindi ako mabubuo sa mundong ito
kung hindi po dahil sa inyong dalawa ni Mama. Seryosong sabi ko. Papa Dudut, ilang araw lang pagkatapos ng pag-uusap namin na yon ni Papa ay pumanaw na siya. Kahit papaano ay alam kong nawala siyang magaanang loob dahil sa kapatawaran na ibinigay ko sa kanya. At pagkatapos mailibing ni Papa ay bumalik na rin ako ng Maynila para magtrabaho. Naging normal na at magaan ang buhay ko kasama si Dilan. At nang sumunod na taon ay nagpakasal na rin po kaming dalawa, Papa Dudut. Ngayon ay meron na kaming dalawang anak ng asawa ko. Simple lang ang buhay namin pero masasabi ko na totoong masaya dahil mabait na asawa sa akin at ama si Dilan sa mga anak namin. Wala na nga akong maihiling pa kung hindi ang maging malusog pa sana ang mag-aama ko. Sa Irene naman ay bumukod na rin ng apartment sa amin. Pareho kaming nagpapadala ng pera sa probinsya para sa mga pamangkin ko na nagsisimula na mag-aral sa elementary at sa mga maintenance na gamot ni Mama. Papa Dudut, bago ko tuluyang tapusin ang sulat ko na ito, gusto ko lang magbigay ng munting payo sa mga taong hirap magbigay ng kapatawaran sa iba na may nagawa sa ating malaking kasalanan. Ang mismong mga magulang ko ang naging dahilan para masira ang buhay ko pero sila rin ang naging dahilan para lalo akong maging matatag. Alam ko na sinasabi ng iba na madaling magpatawad pero mahirap kalimutan ang pait at sakit ng mga nangyari. Ang sa akin lang ay kung nagawa nating magmahal ulit, siguro ay magagawa rin natin magpatawad at makalimot kahit na hindi ganong kabilis ang proseso. Ang mahalaga doon ay nagpatawad tayo at nagkaroon ng closure ang bigat na nararamdaman natin. Papa Dudut, maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko para sa gabing ito. God bless and more power sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Kylie. Maraming salamat, Kylie, sa pagbabahagi mo ng sulat na ito sa kabila ng mabibigat na pinagdadaanan mo. Lalo na noong kabataan mo ay nagawa mo pa rin buuin ang sulat na ito para maiparinig ang iyong kwento sa ating mga listeners. Salamat kasi nakapag-iwan ka ng isang nakaka-inspire na kwento ng buhay. Mahirap naman kasi talaga para sa iyo ang magbigay ng kapatawaran sa taong naging dahilan ng pagkamuhi mo sa iyong sarili, pati na rin sa ibang tao. Pero humahanga ako kasi sa kabila ng mga pangyayaring ito sa buhay mo, ay nagawa mong maging matatag at nakapagbigay ka ng kapatawaran. Mga ka-online, hindi talaga madali ang magpatawad lalo na sa mga taong naging dahilan para magulo ang tahimik nating buhay. Pero pagpapatawad ay parte ng buhay na hindi po natin dapat na ipinagdadamot, lalo na sa mga taong labis nang nagsisisi. Nasa atin pa rin kung paano ba tayo magbibigay ng kapatawaran sa taong nagkasala po sa atin. Kung hindi talaga natin kayang ibigay yon, subukan nating magdasal sa Poong May Kapal para tulungan niya tayong paliwanagin ang ating puso at isipan dahil sa mapait nating nakaraan. Wala pong imposible kapag tao po ay nagdarasal. Dahil sa lahat ng oras, tayo ay palaging tutulungan ng ating Poong May Kapal. Ang inyo pong Papa Dudut, again ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers at sa lahat ng ating mga Filipino overseas na nakikinig, nanonood ng ating pong YouTube channel sa Saudi, sa Hong Kong, sa Dubai, sa anumang panig po ng daigdig na may Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyo. Feel free to post your comments sa ilalim at syempre magpa-shoutout na sa inyong Papa Dudut. Maraming maraming salamat po. Mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.